kilalang haunted mansion ang Villa Epifania sa Santa Rita, Pampanga. Marami ang nakapalibot na misteryo sa mansyong ito. Para makumpirma ang mga kwento tungkol sa mansyon, nagsagawa ang paranormal expert na si Ed Caluwag ng investigasyon sa Villa Epifania kasama si Michael. Lumusot tayo, humarap ka sa akin. Bakit ka narito? Anong gusto mong sabihin? Wala kang magagalaw sa mga kasama ko. Ano ang gusto mo? Ano yung prophecya? Ano pa ang gusto mong ipaalam sa akin? Anong gusto mong sabihin? Run, parang sinabi yun. Salita, run. Hindi ako aalis dito, hindi ako tatakbo, huwag mo akong takotin. Humarap ka sa akin. Ano yung gusto mong sabihin? Sabihin mo lahat. Ano niya, resurrection. Kanina ang sabi niya, prophecya. Tapos ngayon, and then the resurrection. Sabi niya, run. Tapos, and then the resurrection. Minabuti ni Ed na lumabas muna ng mansyon para hindi mabulabog ang mga umano'y kaluluwa. Matapos ang ilang minuto, pumasok si Ed at muling hinawakan ang salamin sa mansyon. May ginawang ritual sa dungeon. Alam mo yung pinakita sa akin, ibinitin yung tao, nakabitin, tapos dito, last. Minabuti ng aming grupo na itigil ang investigasyon sa loob ng Villa Epifania para sa kaligtasan ng lahat. Sa umpisa pa lang, medyo mabigat yung pakaramdam dun sa paligid. Kaso, scattered sila. Alam mo yung parang nagulat, tapos nagtakbuhan. Punta sa iba't ibang lugar. And then merong bumubulong sa akin. Continuously, merong umiiyak na parang dumadaing. Naririnig ko. Kaya lang hindi ko pa matukoy kung saan. Up to the point na nahawakan ko yung isang gamit, yung may salamin. Tapos doon niya pinakita sa akin yung underground parang dungeon. Hindi ko naman alam na mayroon pala talagang dungeon dito. Akala ko, yan na yung kabuuan. Hindi ko alam kung bakit nila ako nilulure, pinapasunod, pinapupunta kung sinasabi nila sa may malaking salamin. Yung paggamit ko ng EBP, yung kasi yung way na naisip ko para makakuha tayo ng sagot. So, nung paggamit ko ng EBP, merong mga sumagot. Kaya lang, medyo napuzzled ako dun sa mga pumasok na sagot. Tapos may warning pa na sabi run. So, pinapalabas tayo, pinapatakbo. So parang alarming para sa akin yun. Kasi first time kong pumasok sa isang bahay, sa isang lugar, na merong nag-warning ng run. Sa mga ganitong pagkakataon, ang payo ng simbahan. Pag sinabi yung ghost, spirit. Now, all the spirits of the dead do not return to earth unless merong special message na pinapadala ang Diyos. Ngunit, mga spirit na kasama ng Diablo, na ito ang nananakot, ito ang naglalagalag dyan, at meron din tayo tinatawag na mga elementals, mga territorials. Sa paniniwala ng simbahan, I don't play around with ghosts. Don't play around with spirits. Kasi baka mamaya, kayong pasukin. Paalala ni Ed. Para sa akin, hindi siya biro, hindi laro, o hindi parang libangan yung pagpasok o pag-ghost hunting. When you say kasi hunting is parang ikaw yung humahanap sa kanila. Merong mga entities na akala mo ay hindi kanya maharm dahil lumabas ka ng maayos. Pero in the near future ay pwedeng may mangyari sa'yo. Eventually, magmamanifest yan sa katawan mo. Unless you know how to cleanse perfectly at alam mo yung proper way of cleansing your body, cleansing your aura, cleansing your soul. Likas sa tao ang pagtuklas sa mga bagay na misteryoso at mahiwaga. Pero mas mainam pa rin na magsaliksik, manalig sa tunay na Diyos
para hindi mapahamak.